Pagkatapos, gagawa na tayo ng inventory system script para siya na ang maghahawak ng list ng item natin. Mag-create lang tayo ng panibagong script, papangalanan lang natin tong inventory system, tanggalin lang ulit natin tong start and update, tapos tanggalin natin tong system.collections, tapos mag-a-add lang tayo ng system.link. Napaka-importante niyan mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng link. Tapos gumagamit tayo ng collections sa generic kasi gagamitin natin yung list. Dito, maglalagay tayo dito ng tierless field, private int, max size. Dito natin malalaman kung gaano karaming item ang pwedeng hawakan ng inventory natin. Lagay rin tayo ng serialized field, private list of item inventory. Dito na natin nilalagay lahat ng item na nakuha natin. Pangalanan lang natin tong item inventory list. Tapos punta tayo sa start, gagawa lang tayo ng instance ng list natin para hindi siya maging null. Kaya item inventory list equals null list of inventory item. Tapos ilagay natin dito yung max size. Tapos sa baba, lagay lang tayo dito ng public void add item. Dito sa add item, kailangan niya ng item SO pati yung stack amount. Ika-copy ko lang to, tapos ipipaste ko sa baba. Tapos dito naman, imbis na add item, gagawin nating remove item. Tapos kapag nag-add na tayo ng item, syempre kailangan natin gumawa ng instance ng inventory item. Kaya dito sa baba ng add item, gagawa ulit tayo ng function, kaya private void create item. Tapos sa parameters, ika-copy ko lang yung parameters nito, tapos ipipaste ko sa loob ng create item. Tapos sa loob, lagay natin dito, inventory item, pangalanan lang natin tong inventory item, equals new inventory item, tapos ilagay natin yung item SO, tapos yung stack amount. Tapos i-add na natin to sa item inventory list natin, kaya ilagay natin item inventory list.add. Tapos ilagay natin yung inventory item. Tapos kapag nag-add na tayo ng item, ang gagawin lang natin dito, create item, tapos ilagay natin yung item SO at yung stack amount. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity, ilagay muna natin yung inventory system script doon sa loob ng player. Kung makikita nyo, ito na yung list ng item natin. Pag pinalilin na natin, di pa na-add yung item sa inventory. Kasi pag pumunta tayo dito sa item world, pag kinolect natin yung item, dine-destroy lang natin imbis na i-add sa inventory. Siyempre, kailangan natin ng reference sa inventory system. Kaya lagay tayo sa parameters ng inventory system. Pangalanan lang natin tong inventory system. Kung makikita nyo, mag-e-error yung interface natin. Kasi sa loob ng iCollectible, kailangan din natin ilagay yung inventory system sa parameters. Kaya ilagay natin inventory system, inventory system. Tapos ganun din sa player interaction. Kapag kinolect natin yung item, kailangan din natin ibigay yung inventory system. Punta tayo dito sa taas, ilagay natin private inventory system. Pangalanan lang natin tong inventory system. Tapos punta tayo dito sa start, ilagay natin inventory system equals get component of type inventory system. Tapos pag collect natin, ilagay natin yung inventory system. Finally, dito sa item world, kapag kinolect na natin yung item, bago natin i-destroy, ilagay muna natin inventory system.add item. Tapos ilagay natin yung item SO, pati yung core stacks natin. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinalay na natin, kung makikita nyo dito sa inspector, pag nag-collect tayo ng item, na-add na sa inventory list natin. Kapag kinuha natin yung 15 stacks, kung makikita nyo, na-add na rin. Pero makikita nyo agad yung problema. Sa ngayon, hindi pa natin na-handle yung stackable and unstackable. Paano natin gagawin yon? Siyempre, kailangan natin i-check yung loob ng inventory list natin para malaman natin kapag yung item na napulot natin ay nasa loob ba ng inventory. Paano natin gagawin yon? Siyempre, kailangan natin i-check yung loob ng inventory list natin para malaman natin kapag yung item na napulot natin ay nasa loob na ng inventory. Kunwari, meron tayong banana sa loob ng inventory list natin, tapos umulit-ulit tayo ng banana, iluloop natin yung inventory list natin, tapos pag may nahanap tayong banana, imbis na mag-create tayo ng panibagong item, i-add na lang natin sa stacks. Kaya punta tayo dito sa baba, mag-create tayo ng function para siya ang maghahanap sa item natin. Isulat lang natin dito, private bool contains item, sa parameters lagay tayo ng item SO, tapos i-out natin yung list of type inventory item. Pangalanan lang natin tong item list. Kaya list yung inire-return natin kasi kukunin natin lahat ng item natin sa loob ng inventory na mayroong kaparehong ID. Kaya dito, kailangan natin kunin lahat ng item natin na magkapareho. Tapos ilalagay na natin sa loob ng item list. Dito na papasok ang link. Isulat lang natin dito, item list equals item inventory list dot where item dot get item dot item data dot id is equals to item SO dot item data dot id. Tapos gagawin lang natin tong to list. So anong ginawa natin dito? Ang ginawa natin, niluloop lang natin yung loob ng item inventory list natin. Tapos kapag yung item na napulot natin ay merong kaparehong ID, ina-add lang natin sa item list. Tapos i-return lang natin dito, item list is not equals to null at yung item list.count ay mas malaki sa 0. Kapag yung item list natin ay hindi null at yung count niya ay mas malaki sa 0, ibig sabihin meron tayong item na nakuha.
Tapos dito sa add item, ilagay natin if contains item. Ilagay natin yung item SO, pati out list of type inventory item. Papangalanan lang natin tong item list. Kapag may nahanap tayong item sa inventory list natin na magkaparewang ID, kukunin natin yung pinaka-last element sa list natin kasi yun yung pinakahuling item na nakuha natin. Para makuha yung last element sa list natin, ilagay lang natin dito inventory item, papangalanan lang natin tong last item, equals item list brackets, tapos ilagay natin yung symbol na to. Tapos 1. Ibig sabihin na itong symbol na to, mula sa pinakahuling element, kukunin ko yung pinakauna. Kunwari, kukunin ko yung pangalawang element sa pinakahuli, lalagay ko lang dito 2. Ibalik ulit natin to sa 1, tapos sa baba, isi-check lang natin if yung last item that is stackable. Kapag hindi stackable yung item natin, kaya lagay natin dito padamdam. Kapag hindi stackable, magkikreate tayo ng panibagong item. Kaya ikakopy ko lang to, tapos ipipaste ko lang dito. Pagtapos natin i-create yung item, ire-return lang natin. Pero kapag stackable siya, yung code pupunta dito. Pag stackable, ang gagawin lang natin, last item that adds stacks doon sa stack amount. Tapos ire-return ulit natin para hindi na siya mag-create ng item. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinili na natin, pag kinuha ko yung potion, kung makikita nyo, imbis na mag-create siya ng panibagong item, na-add na lang siya sa stacks. Try natin yung coin, pag kinuha ko yung coin, na-add na rin siya sa stacks. Pero meron ulit tayong problema kasi 'di ba nilagay natin sa max stacks ng item natin ay 64. Pero kapag pumulit ulit ako ng coin, sumosobra sa 64 yung stack amount natin. Kailangan rin natin i-check kapag yung item natin ay lumagpas na sa 64. Punta ulit tayo sa inventory system, i-check rin natin if last item that is fully stacks. Pag fully stacks na yung item natin, magkikreate ulit tayo ng panibagong item. Tapos i-return lang ulit natin. Pag sinave na natin to, tapos punta ulit tayo dito sa Unity. Pag panilay na natin, kung makikita nyo, 15, 30, 45, 60, 75. Tapos nung 75 na, tapos pumulit ulit tayo ng coin, nag-create na siya ng panibagong item. Bakit nangyayari yun? Diba dapat kailangan maging 64 lang yung coin? Tapos pag nagpulit ulit tayo, doon palang mag-create ng panibagong item. Kasi ang nangyayari, pag yung coin natin ay 60, hindi pa fully stacks yan. Kasi malalaman natin pag fully stacks na ang item ay kapag yung item natin ay mas malaki na or equal sa 64. E ang 60 mas maliit sa 64 kaya pwede pa tayo kumuha ng item. Pag kumuha ulit tayo ng item, magiging 75 na. Ngayon fully stacks na siya kasi 75 ay mas malaki sa 64. Paano natin aayusin yon? Kailangan, imbis na i-add natin agad sa stacks natin, kailangan muna natin malaman kung yung in-add ba natin ay lagpas na sa 64. Kaya sa baba ng last item, ilalagay natin int expected stack equals last item that gets stack amount plus stack amount. Tapos sa baba, bago natin i-add sa stack, i-check muna natin if yung expected stacks natin ay mas malaki sa last item that get max stacks. Pag sumobra tayo sa max stacks, ang gagawin natin, pag pumunta tayo sa Unity, kapag sumobra tayo sa max stacks, kailangan ito gawin nating 64. Tapos yung sumobra, mag-create ulit tayo ng panibagong item. Kaya kailangan natin malaman kung ilan yung sumobra. Para malaman yun, isulat lang natin int exceed stacks, ito yung sumobra, equals expected stacks. Palitan lang natin yung pangalan nito sa expected stacks. Tapos i-minus lang natin to sa last item that get max stacks. I-debug that log lang natin to para makita natin kung ano yung binibigay na number nito. Punta tayo sa Unity, pag pinilay na natin, punta tayo sa console. Kapag kumuha ako ng coin, pag naging 60 na, tapos kumuha ulit ako, makikita nyo na may nag-debug na 11 sa console. Yan yung sumobra sa stacks natin. Pag sinabstract na natin to sa 11, kung makikita nyo, magiging 64 na siya. Ang kailangan lang natin gawin, isubstract natin yung stack amount sa exceed stacks. Tapos pag nag-create ulit tayo ng panibagong item, dito na natin ilalagay yung exceed stacks natin. Para magawa yon, tagalin lang natin tong debug, isulat lang natin dito last item that set stack, tapos ilagay lang natin dito last item that get max stacks. Kung ano yung max stacks ng last item natin, yun din yung isineset natin sa last item natin. Pwede nyo rin naman na isubtract to sa exceed stacks. Tapos magkikreate na tayo ng panibagong item, kaya isulat lang natin dito create item, ilagay lang natin yung item SO pati yung exceed stacks, tapos i-return lang natin to. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinilay na natin, kapag 60 na yung coin natin, tapos pumulot ulit tayo ng coin, kung makikita nyo, naging 64 na yung unang coin. Tapos nag-create ulit tayo ng panibagong item na mayroong 11 stacks. Yung banana at coin, gawin natin 23 stacks para matest pa natin ng maayos. Pag pinilay na natin, kung makikita nyo, gumagana na siya ng maayos. Tapos i-check rin natin kung yung inventory ba natin ay puno na. Baguhin natin yung max size ng inventory sa 8. Pag pinalay na natin, kung makikita nyo,
hindi niya pinapansin yung max size ng inventory natin, kaya ayusin natin yon. Punta tayo dito sa script, tapos sa pinakataas ilagay natin if item inventory list dot count ay mas malaki or equal sa max size. Kapag mas malaki na sa max size yung inventory, i-return lang natin. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinalay na natin, pag puno na yung inventory natin, makikita nyo agad yung problema. Kasi kahit nag-failed na mag-add ng item inventory, dine-destroy pa rin natin. Punta tayo dito sa item world, kung makikita nyo, kahit nag-failed na yung add item natin, dine-destroy pa rin natin. Para ayusin yon, punta lang tayo dito sa inventory system. Imbes na void add item to, gawin natin tong bool try add item. Tapos kapag nag-succeed yung code natin, ire-return lang natin true. Tapos kapag nag-failed, ire-return lang natin false. Dito sa una, ire-return lang natin dito false kasi di naman tayo nag-add ng item. Tapos yung the rest, ire-return lang natin true. Kasi nag-create tayo ng item. Tapos punta tayo dito sa item world, papalitan natin to sa try add item, tapos ilagay natin to sa loob ng if statement. If nag-failed yung pag-add natin ng item, kaya lagay tayo dito ng padamdam, i-return lang natin. Pero kapag hindi siya nag-failed, i-destroy lang natin yung game object. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinalay na natin, kung makikita nyo, pag puno na inventory, hindi na tayo pwedeng magpulot pa ng item. Pero may problema ulit tayo. Kapag puno na yung inventory natin tapos kinuha natin yung corn, hindi na rin natin makuha. Dapat pwede natin niya makuha dahil hindi pa naman puno yung stacks ng corn natin. Yan nangyayari yun kasi dito sa inventory system, ginawa natin basta puno na yung inventory, nire-return lang natin. Para maayos yun, ililipat lang natin yung if statement dito sa taas ng create item. Tapos dito sa loob ng contains item, dito sa baba ng expected stacks, i-check ulit natin if ikakopy ko lang to tapos ipipaste ko lang dito. Kapag puno na yung inventory natin, i-add lang natin sa stacks yung item. Kaya isulat lang natin dito, last item that add stacks. Tapos ilagay lang natin yung stack amount. Tapos return true lang natin. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Yung max size, gawin lang natin to mga 5. Tapos pag pinalay na natin, kuha lang tayo ng isang coin, tapos punuin na natin yung inventory natin. Kung makikita nyo, pag pinulot ko ulit yung coin, na-add na siya sa stacks. Pero sumusobra na naman siya sa max size niya. Tapos pag nag-collect tayo ng boots, tapos pinuno ulit natin yung inventory natin, nakakulik pa rin natin. Para ayusin yun, bago natin i-add sa stacks, isi-check muna natin if not, last item that is stackable. Kapag hindi siya stackable, ire-return lang natin dito false. Tsaka i-check rin natin if expected stacks ay mas malaki sa last item that get max stacks. Kapag sumobra yung stack amount natin sa max stacks, ire-return lang natin false. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinalay na natin, pulutin lang natin tong corn, tapos pulot din tayo ng boots. Tapos punuin lang natin yung inventory. Kung makikita nyo, max size na yung inventory natin. Kapag kumuha ako ng non-stackable item, hindi na natin pwede kunin. Tapos pag kumuha ako ng corn, pwede na natin makulik. Kasi hindi pa max stack yung stack amount natin. Pero kapag yung expected stacks natin ay mas malaki na sa max stacks, hindi na natin pwedeng pulutin. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng remove item sa inventory system. Dito sa remove item, gawin rin natin tong bool. Tapos gawin natin tong try remove item. Tapos dito sa loob, i-check natin if not contains item, ilagay natin yung item eso pati out list of inventory item. Pangalanan lang natin tong item list. Kapag wala tayong nakuhang item, ire-return lang natin false. Pero pag may nakuha tayong item, kukunin ulit natin yung last item kaya isulat natin last item equals item inventory list brackets tapos yung symbol na to tapos 1. Kukunin lang natin yung pinakahuling item sa inventory list natin. Tapos sa baba isusulat lang natin last item that reduce stacks, ilagay lang natin yung stack amount. Tapos i-check rin natin if last item that get stack amount ay mas mababa or equal sa 0. Kapag mas mababa na or equal sa 0 yung item natin, i-remove natin sa list. Kaya isulat natin dito item inventory list that remove, ilagay lang natin yung last item. Tapos sa baba, i-return lang natin dito true. Tapos dito sa taas, mali tayo dito, gawin lang natin tong item list. Tapos subukan natin i-test tong try remove item. Para matest to, punta tayo dito sa taas, lagay tayo ng header, pangalanan lang natin tong debug. Tapos sa baba, lagay tayo dito ng public, item eso, papangalanan lang natin tong item to remove. Tapos lagay rin tayo ng public, int stack amount. Tapos dito sa update, lalagay rin natin dito, if input.getKeyDown, keyCode.space, kapag pinindot natin yung space, try remove natin yung item, ilagay natin yung item to remove, pati yung stack amount. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity, try natin i-remove yung corn. Punta tayo sa scriptable object folder, dito sa item, tapos i-drag natin yung corn sa loob ng item to remove. Tapos yung stack amount, gawin lang natin tong 13, pag pulilay na natin,
try natin mag-collect ng 23 corn. Tapos pindutin na natin yung space para ma-remove yung item. Kung makikita nyo, nare-remove na yung corn. Pero may problema ulit tayo kasi kapag 12 lang yung stacks natin sa corn tapos i-remove natin 13, dapat hindi pwede yon. Kasi mas malaki yung inire-remove natin kaysa doon sa loob ng inventory natin. Pero sa ngayon, nare-remove siya. Para ayusin yon, punta tayo dito sa inventory system, dito sa try remove item, sa baba ng last item, i-check natin if stack amount ay mas malaki sa last item that gets stack amount. Kapag mas malaki yung stack na ire-remove natin kaysa sa stack ng item natin, ire-return lang natin false. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinilay na natin, kuha tayo ng corn. Pag pinindot na natin yung space, 7 na siya. Tapos kapag pinindot ko ulit yung space, hindi na siya pwedeng ma-remove. Pero pag ginawa ko tong 7, pwede na ulit matanggal. Gawin lang ulit natin tong 13. Pero may problema ulit tayo. Kung makikita nyo, 12 na yung stacks ng corn natin. Tapos kapag in-space ulit natin, dapat magsama yung 12 stacks pati yung 64 stacks. Tapos magiging 76 na siya. Tsaka natin babawasan ng 13 para maging 63 stacks na lang siya. Yun yung dapat natin gawin. Para magawa yun, punta tayo dito. Imbis na i-return lang natin false, ilulup natin lahat ng nasa loob ng item list natin. Kaya isulat natin 4, tapos double tab nyo para mag-autocomplete. Tapos dito sa length, gawin lang natin tong item list.count. I-reverse lang natin tong for loop natin. Kasi gusto natin i-loop mula sa huli natin kinuhang item. Para ma-reverse to, right-click nyo lang tong for loop. Tapos pindutin lang natin yung quick actions. Tapos pindutin lang natin tong reverse for statement. Para ma-reverse natin yung loop natin. Tapos sa loob, i-check natin if stack amount ay mas malaki sa item list ay .getStackAmount. Kapag mas malaki yung stack amount na i-remove natin kaysa stack ng item, i-continue lang natin. Ang ginawa natin dito, nilulup lang natin lahat ng item natin na mayroong kaparehong ID. Tapos kapag yung stack amount na i-remove natin ay mas malaki sa stack ng item sa loob ng list, i-continue lang natin. Meaning, itutuloy natin yung next iteration ng loop natin, pero hindi natin i-run yung code na nasa baba ng continue. Pero kapag may nahanap tayong item na mas malaki yung stack kaysa sa i-remove, yun yung babawasan natin. Kaya isulat natin dito, item list ay that reduce stacks, tapos ilagay lang natin yung stack amount. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity, pulutin lang natin tong mga corn. Dito sa inventory, meron na tayong 51 corn at 64. Pag in-space na natin to, tapos kapag mas maliit na yung stack ng corn, ang ginagawa natin, naghahanap ulit tayo ng item na may mas maraming stack. Pag may nahanap tayo, yun yung babawasan natin. Kaya kapag pinindot ko ulit yung space, kung makikita nyo, mababawasan niyo yung 64 corn hanggang sa mas mababa na yung stacks niya. Pag mas mababa na yung stacks niya, hindi na natin siya pwedeng i-remove. Pero makikita nyo na agad yung problema. Kasi kailangan dapat magsama yung dalawang corn. Kapag pinag-add mo yung dalawa, magiging 24 yan. So dapat, pwede pa rin natin i-remove yung corn. Para ayusin yon, punta ulit tayo dito sa inventory system, dito sa baba ng continue. Ilalagay tayo dito ng int reduce stacks equals stack amount minus last item that gets stack amount. Ito yung amount na i-reduce natin. Tapos i-remove natin yung last item kasi wala na siyang stacks. Kaya isulat natin dito, item inventory list that remove, ilalagay lang natin dito yung last item. Tapos finally, i-reduce na natin yung stack ng item natin. Kaya isulat natin dito, item list ay that reduce stacks, tapos ilagay lang natin yung reduce. Tapos i-return true natin kasi nakapag-remove na tayo ng item. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity, kunin ulit natin yung mga corn. Tapos kung makikita nyo, pag binawasan ko yung corn, tapos naging 7 na yung stacks, pag binawasan ko ulit, maghahanap ulit siya ng corn na mas malaki yung stack. Kaya kapag pinindot ko yung space, nawala na yung 7 kasi nagsama na sila nung 64 stacks kaya naging 71. Tapos binawasan natin ng 13 kaya naging 58 na lang siya. Bawasan ko lang ulit to hanggang sa maging 6. Kung makikita nyo, kapag binawasan ko ulit to, dapat ang mangyayari, magiging 0 na yung 6, tapos yung 64, i-add natin sa 6. Tsaka natin siya babawasan ng 13. Pag pinindot ko yung space, kung makikita nyo, na-remove na yung 0, tapos yung 70 naging 57 kasi binawasan natin ng 13.